my life. All I ever wanted was a perfect family. Itong itatayo natin dito, hindi lang ito para sa atin. Para ito sa mga magiging anak natin. Ito ay magsisilbing tahimik at payapang tahanan para sa mga pamilya natin. Kaya tuloy po kayo sa isang bagong pag-asa, ang La Nueva Esperanza! A perfect husband. Masaya ako ng interesadong pamilya mo at ikaw na sumuso at mag-invest sa akin. Hindi lang yun ang rason. Ano pa? Ikaw. Dati! Dati! Panindigan mo yung desisyon mo, Gabriel! Kasal pa rin sila ni Gabriel. So, Nante, nung huling nasunog ang City Hall, ang daming nawalang public records. Dito pa kaya, hindi mo kayang dukutin? Ikinalulungkot kong sabihin, imposible ang pagbubuntis sa'yo. And a perfect child. Sa tatlong yun na hiniling ko, ikaw lang ang binigay sa akin. But it didn't matter. You were all I ever needed. You were the hero. Your father never was. Magmano ka sa mama mo. Iatras ko ang kaso ng pagpatay mo sa asawa ko. Nang dahil na binigyan mo ko ng problema sa negosyo. You underestimated my loyalty to my husband. Husband? Are you sure? What do you mean? If I were you, sisiguruhin ko kung sino ang pinapalayas ko. Malay mo, hindi pala siyang nakikitira. Siyang mayari. Babayaan mo ako. I told you, wala dapat madira sa public records. Check again. Kasalan ni Papa. Ma, para saan yan? Pinadukot mo ang mga papeles? Para ano? Para patunayan na ikaw ang legal na asawa? Tumahimik ka!
Pagkatapos ang lahat ng tiniis ko sa tatay mo, walang maiiwan sa akin! Kaya inilabas mo ang mga papeles na yan? Dahil may bala ka? Ma, walang interes si Ella sa mana ni Papa! Pero sa David mayroon! Hawak niya si Ella ngayon! What are you doing? Eric! Ang tama! Karapatang malaman ni Ella ang totoo! Eric! Eric! Sana po makakuha tayo ng tulong. May awa ang Panginoon. Malamang hindi tayo papapasukin dahil wala tayo sa listahan, kaya alisto ka, tatapo ka agad. Pasensya na ho talaga kayo, di kayo pwedeng pumasok. Wala ho kayo sa listahan. Wala din dito eh. Lilituhin ko lang ha. O, tapos tatakbo ka na. Eh, kuya, kasi hindi talaga nila alam na pupunta kami. Kuya, baka naman pwede niyong tawagan na lang. Sige ho. Hanggang sa dulo ng mundo para sa'yo. Ay nako, tumigil ka dyan po. Kalokohan, halika na. Sus, makiipot pa itong isang ito. Hindi ko alam eh. Ikaw, Roy, ha? Oh, kalokohan, halika na. Ikaw naman, no? Hanggang ngayon, wala kang boyfriend. Uy. Pakupakulay ka pa ng buhok. Ayaw mo naman magpabansin. Sige, patak pa. Ikaw, sus. Oh. Good afternoon po. Ay, ako bata, bakal magpalimus dito? Di naman po ako palimus eh. Di din po ako pulubi. Ay, eh, ano ka? Anak po ako ni Eric Salvador. Eh, kung kilala ko yung guest na yan, edi pinalista ko na yan sa inyo bago siya sumugo dito. Anak daw ho ni Ella. Ella Dimaano, ma'am. Ella? Dimaano? Roy! Benji! Roy! Bakit nakabukas yung gate? Ma'am, ay, papasok daw dito! Bakit nakabukas yung gate? Ha? Ay, naku, eh, senyora, eh... Gandang hapon po. Ako po si Mikmik. Anak po ako ni Ella at ni Eric Salvador. Walang anak sa labas ng anak ko. Anak niyo po si Eric Salvador? Lola? Lola! No, Lola! No, Lola! Huwag na huwag mo akong tawaging Lola! Lumayo ka sa akin! Hindi mo ako Lola! Guard! Ilayo yung babayan! Lalo yung bata niya sa akin! Tawagan mo yung security! Dali! Dali! Masakit po yung nanay ko! Kailangan po niya ng tulong! Hindi ko kadugo ang nanay mo! At kahit may sakit siya, hindi ko na problema yan! Sige, guard! Palisin mo yan dito! Dali! Sandali lang po! Tulungan mo yung guard! Sandali lang po! Dala! Kahit bayanan ko na lang po sa inyo! Mamamatay ang nanay ko! Lola! Lola! Kailangan ko po ng tulong para maipagamot po siya. Bakit hindi man lang sinabi sa akin? Pagpapalong ko yun. Lola Esther? Bakit hindi man lang ko yung nagsabi na pupunta kayo dito? Kasi ayoko nyo. Baka mami mapagalita ka ng amo. Ruth,
pasensya ka na. Napagutusan lang ulit, senyora. Kailangan talaga nilang umalis ng dito. Palahimik ka muna, sandali, ah. Ikaw kakalbuhin kita. Pahayaan mo muna kami mag-usap. Sandali lang. Kaintindi ka naman. Mick, sa ngayon, sabihin ko, kailangan niyo muna umuwi. Pero, pangako ko bukas. Bukas, oh, mag-withdraw ako. Magpapadalaw ako ng pena. Pangako ako sa inyo. Promise, mag-withdraw ako. Ha? Tutulong kami, ha? Pangako po. Sali. Ito muna, pamasahe. Kahit pamasahe lang po, pambili man lang ng gamot ni Ella. Tutulong ko kami doon. Pangako po. Salamat, Tito Lu. Salamat. Salamat po. Lola? Lola, may narinig kaming something outside. What's going on? Wala. Nothing to worry about. May namamalimos lang. Okay, let's go. Anak niyo po si Eric Salvador, Lola. Balikat po yung nanay ko! Balikat! Sorry, Ella. At this point, pain management na lang ang magagawa namin para sa'yo. Gano'n pa ako katagal? Hindi natin masabi. 1 month? 2? Depende sa'yo. Laban pa ho, lalaban ako. Pero tapos na ho. Tapos na. Hindi ka mamamatay. Gagaling ka. Kailangan malaman ni Mik-Mik. Kailangan maihanda mo si Mik-Mik. Thank you.
Pero nang hindi pa ako handang iwan si Mikmik. Gusto ko pa siyang makitang lumaki. Gusto ko pa siyang makitang magdalaga. Bunso. Sorry, ha. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo, eh. Bakit, Bunso? Promise ko sa'yo. Na gagaling kayo? Bunso kasi... mukhang hindi matutupad yun eh. Bakit mo nga pala ako dinala dito, Bunso? Kasi... gusto ko tandaan mo yung pakiramdam na yan. Yung parang... hinahaplos? Bunso, kapag naging angel ka na, makikita mo pa ba ako? Ahawa ka na pa ba ako? Pero hindi sa kamay. Kundi dyan sa puso mo. Paano ko malalaman? Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, di ba? Tatandaan mo yung pakiramdam na yan. Thank you.
to transfer funds kay Ella. Walang makukuha sa akin ang batang yan. May rights siya, Divina! To hell with her rights! Siya ang dahilan kung bakit namatay si Eric. I know it and she knows it. Kaya nga, ang anak lang niya ang kaya humarap sa akin, hindi siya. Eh kung sa Villa Luna siya lumapit? No, she won't. She wants nothing to do with him. Otherwise, si Michael dapat ang kinilalang ama ng bata, pero hindi. She never told her, and she never will. Usap kami. Mikmik. Tita Ruth! Oh, naalala mo si Tito Benji? Oh, ito si Joseph. Ay. Nanay mo nasaan? Nasa kwarto po si Bunso. Pasok muna kami sa loob, ha? Huwag ka lang. Sikahan kayo dyan. Wala. Hmm? Huwag ka mag-i-emote sa loob, ha? Ba't putso ang tawag mo sa nanay mo? Nakakalito kayo! Kami, hindi kami nalilito. Uy, ako! Di kita tatawagin na bunso, ah! Eh di wag, sa amin lang naman yun ang nanay ko, eh. Ella? Ella, sensya ka na, na-late kami. Ito si Ruth kasi, pinag-ikot-ikot ako eh. Paano kasi, baka mapasundan tayo nung kapatid nung Diablo? Mahirap na, hindi ba? Hindi ko na sigurado. Ano nga pala sakit na nanay mo? Cancer. Lo, di ba malala yun? Ba't parang hindi ka natatakot? Kasi, sabi ni Bunso, kapag naging angel na daw siya, babantayan daw niya ako. Kaya hindi ako dapat matakot. Ba't naman siya magiging angel? Kasi hindi na siya gagaling. Ako na, sandali lang. Ako na, ako na. Oh. Ang ginawa siya. Ay, Ruth. Kanina ka pa naiiyak na pinipigil. Wala. Hindi naman kasi ako gaya mo. Alam mo naman, mababaw yung luha ko, di ba? Ngayon na nag-iisa ka na lang kaibigan ko, mawawala ka pa. Ella, paano si Mikmik? May binilin ko nang siya kay... ng Esther eh. Sana, kung hindi masyadong pabigat sa inyo, kung pwede sana dalaw-dalawin mo naman siya kahit paminsan-minsan. Alam mo, akala niya si Eric yung tatay niya. Hindi ba ngayon ang panahon? Masyado ba siyang bata? Masyado ba siyang bata para malaman ang totoo? Hindi siya gagamitin ng mga pamilya namin para sa away nila. Pangako.
sakit. Ibang ako sakit. Iingatan niyo ang anak ko. Christmas lights. Tapos na yung Pasko, ah. Inayos namin ni Nola, Esther. Bakit ayaw mo ba? Maganda naman po, eh. Inagahan ko na para sa susunod na Pasko. Kunso, ha? Bukas gusto ko pumasok ka na, ha? Kaya assignment mo gawin natin. Yan. Yun na naman ulit. Yung iba ko po kasing kaklase, nadagdagan yung pamilya nila. Yung iba naman po, nababawasan. Alam mo, Bunso, hindi porkit nag-iisa lang ang sanga ng puno, ibig sabihin nito mag-isa lang siya. Talaga ang ginagawa kapag mayroong pangbubot na puno. Pinapaligiran siya ng ibang puno para pag may dumating na bagyo, paprotektahan siya. Ganyan ka rin, Bunso. Maraming nagmamahal sa'yo kahit hindi mo kadugo. Kapag nawala na ako, parin ka. Sira. Sila yung papalakpak sa'yo kapag natupad mo na yung mga pangarap mo. Kapag naging doktor po ako, Nay, lahat ng taong may cancer, papagalingin ko. Kaya nga mag-aral kang mabuti. Para pag naging scholar ka, i-presentation din mo. O tapos kapag malaki-laki ka na, pwede ka na magtrabaho. Ikaw na mapapaaral sa sarili mo. Bulaklak.
Bunso. 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 Kapag naging angel ka na, hahawakan mo ko. Hawakan mo naman ako, Bunso. Bunso, hawakan mo naman.